pala galing ng Maynila na lumipat dito. Kung ano yung trabaho nila sa Maynila, dala rin nila rito. Nagsisimula na yung mga graffiti battle, yung mga paint sesh. Tingin ko dito sa atin sa Cavite, parang iba-iba naman eh. Hiwalay naman yung mga tinatalakay na ng mga subject. Well, ang visual arts ng Cavite ay masasabi natin na impluwensya ng iba't ibang panahon, no, ng or stages of history, no. Masasabi natin na nung panahon ng Kastila, no, na impluwensya niya yung mga design, mga sining ng iba't ibang mga arkitektura ng mga gusali sa Cavite, no. Ang proliferation ng religious themes, lalong-lalo na nung panahon ng Kastila, ay napakalawak, no. Kaya maski na yung mga pag-drawing o yung mga painting, no, napakalaking bagay na makikita mo ay religious themes, no. Pero nung Philippine Revolution, nagsimula mag-react ang mga Pilipino sa kolonyalismo, unti-unting nagkaroon ng reaction din sa visual arts. Bakit? Dahil sa meron nagsimula ng mga reactions, katulad ng paggamit ng mga pre-colonial na mga disenyo, katulad ng anting-anting, ano? Katulad ng mga struggle for independence, no? Ang focus ay nationalism, kasi ang common theme ay para makalaya tayo, no? Even sa yung pagkakabuo ng ano ng Iglesia Filipina Independiente, no, sa mga simbahan, makikita natin may flag na. Ganun din, although hindi masyadong napasok ng American designs, no, colonial designs pa rin tayo. Meron tayong mga organization of artists, no, meron tayong mga painters na magagaling, sila Saulog, no? So basically nasa periphery ang Cavite, kaya no, marami rin mga scenes, mga sceneries ang ipinipinta dito sa Cavite, sa kayo mga kilalang tao sa Cavite. Ako po si Sir Henry Boking Angkanan from Barangay Halang Medyo, Cavite, kung saan andito tayo ngayon sa Alitaptap Artist Village. Ang una, yung pagpipinta, ito ay isang expression o paraan ng pagsasabuhay ng mga kagustuhan natin sa pamamagitan ng pagpipinta. Kung sa painting, I'm more on abstract expressionism. Ang pagpipinta sa akin ay dalawang bagay. Unang-una, kung ang unahin natin ay yung kagustuhan natin, maapektuhan ang buhay natin, kasi hindi naman ika nga pwedeng asahan siya na pagkakakitaan sa pang-araw-araw. Pangalawa, pwede rin naman kung magko-commercial ka, maraming pera din ang akit sa'yo. Kaya lang, makukompromiso yung paggawa natin ng pagpipinta. Yung Pito-Pito Art Group, kami yung nangunguna sa lahat ng gawain dito. Kami rin yung nagpo-proyekto ng tungkol sa Alitaptap Artist Village. Ang tungkulin ko dito sa Alitaptap Artist Village, bilang ako yung presidente sa panahon ngayon, simula nung naitatag ito, kami ay bumubuo ng mga events na itinatampok namin ng sining, maging visual, performances, and then mga art workshops, pagtuturo, ipagpatuloy lang lagi nila yung kanilang gawain
gawin nila ito ng buong puso din. At laging hanapin yung ikabubuti at ika-i-improve ng inyong gawain araw-araw. Ako po si Lito Mondejar. Ang buong pangalan ko po ay Manilito T. Mondejar. Sampu po kami magkakapatid. Ako lang po ang nasa larangan ng sining. Ako po ay nagtapos sa Universidad ng Pilipinas. Ang kurso ko po ay Fine Arts at ang aking major ay Sculpture. Changed my life. Changed me. Kung ano yung parati mong ginagawa, syempre, ayun ang magiging buhay mo. No? So, ang choice of material ko noon ay clay. The style, dahil ako ay siguro schooled, naka-focus kami sa figurative art. No? Although, meron ding experimentation on abstraction, pero basically, we try to study human figure. Portrayal of the human figure and towards creating portraiture, monument. I take my inspiration from my experiences. No? Usually, yung mga struggle ng mga, lalo na yung mga ano, yung oppressed and deprived. Yung mga api sa lipunan. Kaya nga, hindi nga daw commercial yung aking trabaho. Ano? Dahil medyo, unang-una, may angst ng mga oppressed and deprived. So, ay, sila ang aking inspiration. Their struggle to have a better life, to have a better opportunity. No? Simulang estudyante ako, meron kaming college organization. Ang tawag namin ay Lingkod Sining. After I graduated, I joined Artista ng Bayan. I think yung pinakamalaking challenge sa akin yung ano, question ng making my art more like a commodity, no? More like an item that people will buy or people will collect. No? Kasi simula, hindi ko naman talaga inisip na ganun ang magiging out yung nature ng trabaho ko. Kasi ang training namin more on public art. No? So, ang public art ay mas nakafocus sa pag-a-uplift ng consciousness ng group of people. No? So, kung sino man yung nasa paligid nun o kung sino man ang pinapatungkulan ng mga monumento na itinatayo, yung grupo na yon ay yun ang aking ine-envision na mag-target audience. No? Kasi alam mo naman sa sculpture, hindi katulad sa painting, saglit lang. No? Tapos na, sa sculpture, hindi, ang haba ng process, mula concept, hanggang delivery, hanggang makasingil ka. No? Tapos ang laki-laki, ang bigat-bigat. No? So talagang buwanan, taon minsan. Minsan nagluluto ako ng project, years, no? Bago ma-realize into finished project. Monumento. Usually, gumagawa ko ng maliit. Tapos, pinapalaki ko. So, yung maliit, ano na yan? Approved na ng client. So, pag pinalaki ko, final renovation na lang. I had three works, public art, permanent works, na itinayo sa Amerika. Sa Chicago, New Jersey, and Hawaii. 10-foot sculpture ni Dr. Jose Rizal. In bronze, outdoor, public. So, just 2017, I have to come back to one of them in New Jersey. I have to restore it. No? Meron akong work dun mismo sa facade ng NHCP. Na-associate ako ng mga colleagues ko sa yung Jose Rizal project. No? Dahil medyo massive yun. Tsaka ano, meron ako natutuwa dun sa ginawa ko sa Baclaran Church, yung Redemptorist Church, yung tungkol sa mga desaparecidos nung panahon ng martial law, no? Parang sa akin isa yun sa pinaka ano, hindi ko makakalimutan na trabaho. Ako si Adrian J. Manuel, tubong Bacoor, Cavite. So graduate ako ng Fine Arts, major in advertising sa Philippine University.
So matagal ako sa painting talaga ako. Siguro yung pag-sculpture ko, ano, nagsimula ako 2010, 2011, ganyan. So clay pa yung ginagawa ko noon. Tapos nag-epoxy clay ako. Hanggang sa, ayun, ang nangyayari nga ngayon eh, mas marami ako nagagawa na sculpture ngayon kaysa sa painting. Dahil mas nag-enjoy ako dito ngayon, lalo sa brass. Kaya nga lang, medyo mahirap lang din trabahuhin, masyadong hard work. Ma-operahan ka sa kamay, ma-overwork ako eh. Hanggang ngayon, may trigger finger ako, tapos meron akong tennis elbow ngayon dito. Mahirap siya, hindi siya yung simple na kaparis ng clay. Ang nakita ko kasi sa sculpture, ikaw magtuturo sa sarili mo ng diskarte kung paano. Kasi kung may mentor ka, may magtuturo sa'yo, medyo systematic kasi eh. Meron kasing systematic na paraan dito. Simple lang yun, kukuha ka ng papel, itetrace mo yung kung anong gusto mo mangyari. Magsisimula ka sa padron, kung tawagin padron yun. Padron is a pattern. Parang ang modista. Ganon. Gugupitin mo yun sa kanso, tapos ipo-fold mo siya. Kapag meron ka nun, ang mangyayari sa'yo, pare-pares yung trabaho mo. Kaya mo ipagawa sa isang marunong maghilang yan. Kasi challenge kasi ako sa detail. Ang ano kasi sa sculpture, ang gusto kong iparating in terms of yung skills, gusto kong tignan ng tao na malito sila ng konti kung foundry ba to o hammered. Meaning, pag foundry kasi, from clay yun eh. Tapos gagawin siya ng mold, tapos tsaka mabubuhusan ng tunaw na tanso. So, kung ano yung ginawa mong detalye sa clay, yun yung papasukin ng tanso. Kaya pag nilabas mo siya, detailed the detail siya. Kaya nga lang kasi, may moldihan yun eh. Tsaka nagsimula ka sa soft. Kaya kaya mong gumawa ng madaling detalye. Yung hammered kasi, ang kaibahan niya, magsisimula ka sa plain shape ng copper, ng brass. Then, gugupitin mo, pupukuin mo, hihinangin mo, tapos sasanderin mo, magdi-detail ka, ganun din. So, ang gusto ko lang, makita lang ng tao, at least malito lang sila kung foundry ba to o hammered. Ganito yung paggawa ko ng daliri, yung cylinder muna. So, eto, pakita ko sa inyo. So, yung mga daliri, nagsimula siya ganito. Tapos, kakakurukat yan, tapos build up. Tapos, sa sanding para makuha mo yung shape ng daliri. Tapos magaling ka na ng dito. Medyo ganun siya kakomplikado gawin. Yung style kasi, ako kasi, nagbabase lang ako ron sa experience ko. Kasi, naniniwala ako na yung gagawin mo na art, kung experience mo yon, totoo yon. Hindi yon kinopya sa iba, hindi yon nakita mo lang. Mas ganun yung sinusundan ko na practice eh. Dahil nga sa nagbe-base ako sa experience, so kung maglabas ako ng trabaho by series. So ito yung work ko na to. Ano to, masyadong mahalaga sa akin to. Gaya nito, ang title nito, Life Cycle. Tungkol to sa mother ko. Namatay kasi yung nanay ko dahil sa cancer. Kasi ang mga nag-sculpture kasi, konti lang eh. Ngayon na lang sila dumadami dahil nauso na nga yung toy. Yung toy sculpture, nagkaroon na ng 3D printer. So, pero dati, konti pa yan. Ako kasi, hindi ko tinitignan yung kung saan ako papunta. Ang gusto ko lang, mag-art ng mag-art araw-araw. Kung ano yung dumating. Basta gagawa lang ako ng gagawa. Kahit ano pa yung gawin ko, basta ako, gagawin ko lang ng gagawin ko. Ano yung gusto ko. Ayan. Yung art, para sa akin, dalawang klase yan eh. Yung how to feed your mouth, tsaka how to feed your soul. Kasi depende sa perspective eh. Pag sinabi mo art eh, walang mali, walang tama eh. Kung ano yung tingin mo na yun ay tama, batay sa artist yun. Mahirap mag-judge ng art kung anong perspective. Isa lang ang perspective kaya ginawa yung art na yun. Batay sa perspective mo artist, no? Siguro ang masasabi lang natin na yung
pagpipino no ng art, no? Halimbawa kung ano kung painting 'yan, magaling na painter. Tulungan niyo ko, hulihin niyo, magninakaw 'yan, magninakaw 'yan. Uy, nanakaw. Well, yung sa filmmaking, ano eh. Actually, nag-start ako as ano, hobbyist. Mahilig akong gumawa ng mga experimental films nung college ako. Na para sa akin, hindi ko pa siya tinitingnan as profession, ganun. Nagiging outlet ko siya somehow. Hindi ko ma-explain eh, na parang using these experimental visuals, parang na-express ko somehow yung sarili ko, parang ganun. Ako, ang inspiration ko ay yung kinalakihan ko. Kasi actually, tumira ako sa resettlement area eh. Tapos sa Quiapo, nasa community ako ng mga sa squatters area. So, feeling ko naging inspirasyon ko kung ano yung mismong katotohanan na kinalakihan ko. Like yung nga, kaya nandun din ako napunta sa realism eh. Yung mga socio-political concepts. Ayun, na syempre kasama na dyan yung poverty, violence, ganun. Na for me as a filmmaker, tinututukan ko yung human conditioning na nai-humanize yung mga tao, bakit nila ginagawa yung mga ganung bagay, yung reason kung bakit nagiging violente, yung reason bakit nagiging brutal, yung reason kung bakit nagiging mahirap, parang ganun. Parang mas ngayon pinag-aaralan ko yung ano talaga, yung pag-humanize ng mga characters. Ang ako confident ako na ginagawa ko kung saan ako comfortable, like yung mga dark na concept, tapos yung realism, minsan nagma-magical realism din ako. Tapos syempre merong andun pa rin yung ano eh, yung blood ng experimental eh. May mga ganong ano pa rin ako. May mga ganong pitik pa rin doon sa pelikula ko. Pero mostly sinasabi talaga ng mga yung mga nag-reviews ng mga short films ko na may pagka-dark din yung talaga yung ano, yung pelikula ko. So, ayun. Ayun, yung Nakaw tsaka yung The Gathering. Kasi sa technical ang hirap eh. Tapos parang may narrative ka and at the same time kailangan perfect yung technical. So, parang ayun, yung isa tungkol sa parang may social relevance siya. Tapos yung isa naman, may magical realism na sinasabi ko. So, ayun, tapos, kaya sobrang gusto ko siya kasi parang parehas kong pull off. Yung na naiintindihan ng tao or nakaka-relate yung tao somehow, pero yung technical, okay. Nagkaroon ako ng opportunity na i-represent yung Philippines sa ibang bansa. Like sa Germany, sa New York, sa Malaysia, sa Thailand. Tapos dito sa Philippines, yan, nanalo na rin ako ng Gawa Durian for Best Short Film. Tapos, Cinemalaya, yun. Yung, ano, naging finalist din ako ng Cinemalaya twice for short film. Tapos matututo ka pagka limited yung resources mo. Actually, pag ganun, pagka masyadong nasa iyo na kasi yung lahat, hindi ka natututong dumiskarte. So, yung mga ibang filmmakers na nagiging problema nila na, uy, kulang yung ganito, kulang yung ganyan, bitin yung ganun. Be grateful na pagdaanan nyo yun dahil dun mabuburn kasi yung kung paano mo ipo-pull off yung isang imposibleng bagay eh. Mas magiging strong ka pagka nagagawa mo ng paraan yung mga bagay na kala mo hindi mo kaya. Parang ganun. So, from the resources to tao na kulang, pero somehow hindi nawawala yung fire mo to continue or to finish what you need to finish, parang ganun. Ako ay premature yung 7 months ako nung pinanganak. 7 years old na ako nakalakad. So from nung mag-iisip ako hanggang 7 years old, nasa harap lang ako ng TV. TV lang yung kausap ko na napapanood ko yung mga pelikulang lupa, yung sina Vida Blanca, sa LBN, Sampaguita Pictures, yung mga old classic movies. Parang yun ang nagbigay sa akin ng ano eh, ng
ng morality kasi hindi yung lesson sa buhay doon ko nakita sa TV. Mahirap kasi sa showbiz pag wala kang kilala. Kaya nga nahahati ngayon ang mundo ng showbiz eh. Ano yung dalawang mundong yun? Mundo ng independent at ng mainstream. Yung mga director na hindi makapasok sa mainstream, nagiging independent. Ngayon, ako yung nagtuturo ng acting workshop. Tapos, ako rin yung resident founder ng Indie kung saan ay tinutulungan namin yung mga maliliit na filmmaker para magkaroon ng boses sa para mapansin ng industriya. Kung mapapansin mo mga pelikula ko, kung magsalita yung tao, talagang parang poetic, ang gandang pakinggan sa mga lumang salitang Pilipino. Wala akong tinitigilan na genre, wala eh. Pero ang magagarantya ko sa inyo lang, yung aking ginagawa, hindi siya predictable. Kung malaki sana budget nung mangukulob ko, mako-consider ko na yung pinakamagandang konsepto ko eh. Pinaka, para sa akin ngayon, pinakamagandang nagawa ko yung Moonlight Flowers, yung ando si Pilar Pilapil, kasi mga legend yung naantos, na-direct ko eh, sinusunod ako na ang mundo ay pinaiikot ng paniniwala. Isa lang ang nagpapaikot sa mundo, hindi pera, hindi politiko. Ang nagpapaikot sa mundo, paniniwala. Ganun katindi ang influence ng film. Nababago niya ang isip ng tao kasi nga, para siyang iniidolo ng tao lahat ng lumalabas sa sine. I am Heinz Raymond Daginsin Orais and I am from Cavite City. I started taking photos since 2006. Okay, actually it's para siyang accident by accident. Meron kaming event noon. I was handling digital or let's say online projects before. And then may event kami. And then yung event namin, we need to documents. So pinahiram ako ng camera ng boss ko. So that started it. Na I fell in love with it. And sabi ng boss ko, uy, maganda yung makakuha mo. So keep doing it. So it's really by accident. And then 2006 until now I'm shooting, so that makes it 14 years already. So yung style ko ng photography is I'm a strobist. So strobist meaning I use light even on daylight. Ganyang daylight yan. Iilawan ko yan. So parang poster like and dating. And I'm also into backlighted. I really want the parang yung subject mo nag-glow, nasa-separate sa background, kaya yun yung style na I think I can na master ko, or let's say na trademark ko. Nabigyan tayo ng opportunity ng NHCP, so I grabbed the opportunity. So meron tayong in transition na photo exhibit, my so first solo exhibit dito sa Museo ni Emilio. Yung in transition kasi this is as part of the Art Month last February. So NHCP got this idea na since they need to install an exhibition here in relation to the Art Month, and they will want something Cavite na iconic ng Cavite, so we come up with the theme na baby bus. Okay. So the in transition is parang it's a two words actually. It's in transit meaning moving people. So means of transportation siya, di ba? And in transition. Why? Kasi the baby bus now is in transition. Kasi may ongoing organization tayo. So with this, the advocacy of this project is really to highlight the culture, the contribution, the value of baby bus for every Caviteño. A multimode driver, passenger, welder, mekaniko, operator, yung association nila is being featured here. Kasi sila yung
nagpayabong, nag-cultivate ng culture of baby bus dito sa Cavite. Ada. Ay, itong pandayan, matagal na ito ng kawit. Dinatang ko na to sa mga inlo ng mister ko. Sila na nag-umpisa nito. Siguro panahon pa ni na Aguinaldo, gano'n. Ang ako, tigailaan dyan sa isang nayon, kawit. Pero nakapag-asawa ako dito sa Kaingin. Yun ang naging umpisa, yan ang trabaho ni mister. Kaya yan na rin ay binuhay ko sa mga anak ko namin. Ay, siguro dahil, ano, antes, malapit kami kay Aguinaldo at saka isa pa, maari noong mga revolutionary, eh, yan ang mga gamit na siguro ng mga, yung mga kaptipunero, gano'n. Kaya siguro, yan na ang nabansagan dito sa kao. Ito sa amin, mano-mano lang. Yun sa iba pa na ikuryente na. Ito dati pa rin naming trabaho. Yung pa rin yung nakagisingan namin trabaho. Kumporme sa mga paggawa. Yung mga kalawit, 400, itak, ganoon din. Kumporme sa mga paggawa, kampet, may 200, may 100, ganoon. Saka mga kalaykay, ganoon. Sulasod. Madami, bareta, gano'n. Oo, nanunood sila at saka sila rin nagpapalo. Pati yung mga tiga Australia, pag napunta sila dyan, yung mga tourism, napalo sila. Natutuwa silang magpalo ng maso, gano'n. Ako nga pala si Joshua Aguilar, galing Imus Cavite, aka Salt ng Cavite Collective. Ang Cavite Collective ay samahan niyan, grupo. Nag-start siya sa Cavite noong 2010. Ang una pa naming pinta ay sa Las Piñas, pero nag-held kami ng meeting sa, ayun, sa Cavite. Tapos hindi talaga namin siya tinatawag na street art yung gawa namin, kundi urban mural. Ang konsepto ng street art or urban mural or yun, or graffiti ay makapagbigay ng mensahe. Kumbaga, nilalabas namin yung mga teknik namin, mga art skills, mga ideas namin, nilalabas namin sa kalye. Sin-showcase namin siya para ma-aware mga tao na bakit may gawa doon, ano yung purpose. Yun, depende rin sa gawa namin kung paano ang konsepto namin, kung paano yung tema, paano yung idea. Yun. Ang street art, more on, para siyang ano, ang street art, nag-involve siya sa, depende siya sa lugar. Or kaya meron siyang concept na may meaning yung gawa. Eh, ang ano, ang graffiti naman ay more on siya sa ano, nagpapakilala. Bilang ikaw, parang pinapabango mo yung pangalan mo, kinakalat mo yung pangalan mo. Yun, pinapaganda mo. Misconception kasi dahil vandalism, mali na. Pero wala, sa aming mga artist, ang pakailan talaga namin bilang nagpipinta, gusto namin i-express yung art skills namin. Yun, yung nga, gaya ng nasabi ko kanina, mga ideas namin, concept, yung mga message. Depende na din talaga sa tao kung paano nila interpret yung gawa mo, kung paano nila titignan. Ano na eh, sikat na eh, oo. Kasi dati,
hindi talaga aware ang ano, mga tao since 2010 hanggang 2013. 2014, medyo doon na nagiging aware na nagsisimula na yung mga graffiti battle, yung mga paint sesh, na kung sa kami mga spot na nagpipinta, as in marami kami, isang grupo kami nagpipinta doon sa lugar na yun. Dati, hindi ako magaling talaga sa kulay eh. Sa letters talagang inaano ko eh. Pinaka gusto ko, yung hindi talaga mababasa ng tao. Pero, buo pa rin yung letters. Kumbaga, ang makakabasa lang talaga nun. Yung makakapwa mo lang din talagang artist. Pero, yun, masasabi ko, yung style ko talaga, na parang trademark ko na si Salt yun. Makikita nyo rin sa details ng gawa ko. Tsaka madalas ang ginagawa ko sa pangalan ko. Hindi Salt na S-A-L-T. Binabaliktad ko pa yan. T-L-A-S. So, Tilas. So, pinaplano namin na every Sunday na magpipinta kami, paint sesh kami. Kasi tinatry din talaga namin balik yung spirit ng cavity na ginawa po namin nung sa ngayon, ang mga artists natin, dahil global na nga tayo, medyo malawak na. So, hindi lang confined sa colonial, no? Confined din sa ano nang gusto ng tao. Kasi dati, pag sinabi natin disenyo, dinidikta ito ng kung ano man yung meron sa Cavite, no? Pero ngayon, dahil sa mga Cavite nyo, kung saan-saan nakakarating at napakarami natin opportunity, so, masabog na. Sabihin, napakarami ng disenyo ang papasok sa ating lalawigan.